Happy trucking everyone! Welcome to Subic at i-introduce ko sa inyo ang mga bagong dating na truck. Meron tayong forward, Dumptruck, pake na 6XL1, manual transmission. Apat itong bagong dating. Iba-iba ang klase ng makina pero lahat manual transmission. Ito naman, Chicks HK1, manual transmission pa rin. Susong, forward wide, forward wide. Okay, 6HK1, 6XL1, katulad nung sa umpisa. Then, 6HT1. Ito mga forward natin ngayon, araw na to. Ayan, happy trucking everyone. Welcome sa ating channel. And finally, we have 1,000 subscribers na. Guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa video ko. But anyway guys, so ito na nga tayo agad. Papakita ko sa inyo yung mga dump truck, forward at saka 10-wheeler. So umunahin na muna natin itong isang 6HL1 guys na as is condition. Actually guys, ito eh, as is condition to na pwede na rin iuwi nyo. Ready to pull out na rin. O titawag na recon na rin. Kasi guys, meron kasing mga ibang client, gusto nila eh medyo presentable yung itsura. So dito sa yard na to, si Kijan Japan, gumawa sila ng recon na unit na kung saan kapag nakita nyo on the spot, pwede nyo na rin iuwi. So ito nga guys, ito ay isang 6HL1 na unit na forward. So dito naman guys, yung nakita ko to sa personal, actually guys, presentable na unit guys. So hindi na rin kayo mapapahiya kapag pagdating sa appearance niya. Kasi ready na guys, kita nyo naman pati yung chassis niya guys. Oh. Actually guys, yung sa conversion to, ewan kong nakita nyo dun sa may video ko, makinis tong unit na to. Hindi siya gan kabugbog sa Japan. So ito nga guys, kita nyo pa, 6-stud din to. Hindi, maganda din dito guys yung loob ng cabin niyan. Makinis din guys. So kung sa tingin nyo ganito yung mga gusto nyo, well, punta nyo na lang dito yan guys. So ito, papakita ko sa inyo guys yung cabin. Napakalinis ng cabin nga pala guys yan, eh hindi babasagin yan, hindi siya tempered glass, plastic lang siya guys. So I think ano yan, siguro galing sa Japan. But anyway guys, power window yan dito guys. Ano niya, upuan niya, hindi pa siya naka upholstery pero kita niyo naman guys, buo na rin yung ano niya, cover ng seat. So dito, akit tayo sa taas. Ayan. And then, ayan. Ito nga guys, yung panel board niya. Ito yung climate change niya. Okay, makinis yung panel board guys. Pati yung cabin guys. Actually guys ha, ready to pull out na talaga siya yung itsura niya. Kasi malinis na rin yung cabin. So kung mayroon yung mga additional dito, pag-usapan nyo na lang ni dealer. So ito nga guys, yung ano nga pala ito, yung digital, yung mileage nga pala. Kasi akala ko dyan. So 202906. Ayan. So ayun yung tilakbo nya. And then nga pala guys, 6-speed to. Ayan, kung dito may backbed pa. Okay itong forward na to. Tapos guys, so may camera pa. Galing diba? Mas maganda to. Better to sa mga, ako suggest ko kung may business kayo na hardware, maganda to. And then pag namang dating dito sa may engine bay nya, so nagkaroon tayo ng chance na tignan natin to. So dito makikita ko guys, walang sign na blow by siya or anything na may tagas, dahil nga guys malinis ang unit. So ayun, so napakaganda. So kung makukuha nyo to, puntahan nyo lang dito sa Subic, pwede ko kayo i-assist. Yan. By the way guys, ulitin ko is, what you see is what you get. Yan yung unit na yan. Na-recon na yan ha. Recon. So subject for bidding to this week guys. Sa Friday, kung hindi mabibili pa yan, malamang makukuha yan sa bidding, sa auction day. So
Kukuha ko sa inyo guys, takbuhin nyo na yan guys. So maglalagay ako ng contact number kung gusto nyo magpa-assist. Diba? Ang ganda nya guys dahil nga mga forward sya na dump truck na kakatapos ng i-recon. So ito naman guys yung isang unit na 6HK1. Yan, so hindi na rin natin masyado mapapakita ko yung condition ng ano nya. O ulo-ulo lang tayo guys. So ayan, sample lang naman yung unit na yun. Guys, ito actually maganda. Tapos itong 6HE1 na ano yan guys ha, 6HE1 na original Japan surplus din yan guys, na as is condition, na pwede nyo rin mabili. So guys, so ano pang inaantay nyo? Punta nyo na dito yan. Dito lang yan sa Subic, sa Midian Japan. Dito yan sa bagong yard. So maglalagay ako contact number guys para makita nyo. As is nga pala to guys ha. So ayan. So ayun naman guys, itong next naman natin papakita, itong mga 10 wheeler na as is condition guys. So ayun, napaliwanag ko naman sa inyo guys kung ano yung mga as is. Ibig sabihin, kung anong nakita nyo na yan, yan din yung mabibili nyo. Then pagdating sa as is condition nga pala guys, yung papaalala ko, complete mechanical and electrical ang kaya nilang ibigay sa inyo. Well, depende pa rin sa pag-uusap nyo. Kung gusto nyo walang aircon, dililess sa presyo yan. Ganun lang naman yan guys. Pero for now, as is yan na yan yung pag-uusapan nyo na presyo. So alam nyo naman guys, sa mga unit kasi tumataas yan depende sa value ng unit. So like example, kagaya nito, custom siya. So alam naman natin guys, pag mga custom may tinatawag nilang top of the line. Well, depende pa rin yan guys. Kahit custom yan, titignan nyo pa rin yan guys sa condition ng chassis, condition ng makina. Ayan naman yan guys. And then syempre pag as is nga, diba, what you see is what you get. So maganda, ikuti nyo yung unit. Ngayon kung talagang kusunado yung unit, tapos chinek nyo yung unit, may mga konting dumi, may mga konting kalawang, gagawa nyo ng job order yan para bago nyo ilabas yung unit if is presentable. Well, uulitin ko guys, depende pa rin kay dealer yan. Kung yung ipapagawa nyo yung job order is kaya pa i-cover dun sa price na binigay sa inyo ni dealer. Ganun guys ang sistema dito sa Subic. Hindi perket yung iba lagay lang ng lagay ng job order, tapos yung pala hindi na kaya ng dealer yung ganung job order nyo, doon kayo mag-additional guys. Yun ang lagi yung tatandaan. Ganun naman guys syempre alam nyo naman guys, pag second hand ginamit na talaga sa Japan yan. So ang gagawin lang ni dealer guys is patitinuin niya yung unit bago niya i-take over sa inyo. Then syempre after mga 2 to 3 months, hindi pa pwedeng wala pa rin kayong kagastusin sa mga unit. Pero guys, minimal na lang naman din yung igagastusin nyo sa unit. Kasi nga guys, bago naman ibigay sa inyo yung unit, si dealer, gagawin ni dealer, gagawin niya yung pinaka best para yung unit na may ibibigay niya sa inyo hindi naman sirain. At saka guys, syempre pag bibili kayo ng assist, lagi yung tatanungin si mekaniko kung ano bang history ng unit or si dealer or kung ano pa man yun guys na pwede yung pagtanungan sa dealer kung okay ba yung unit. Better na maghanap, magsama din kayo ng mga mekaniko para ma-prevent nyo yung sakit sa ulo. Ayun guys, nakita nyo, dito yan ulit sa Subic, mga Japan surplus truck na 10 wheeler as is condition. So iba-ibang brand na rin yan guys, pero iba-ibang brand yan, iba-ibang price, at pwede nyo na rin mabili itong unit na to. So ayun guys, syempre kung magpapadagdag kayo ng sidings, may additional lang yan, additional bayad. So ganun, syempre papadagdag. Well, depende pa rin yan, sabi ko nga, depende yan sa pag-uusapan nyo ni dealer kung kaya nyo i-cover dun sa presyo na binigay niya sa inyo, yung job order na binigay niyo. Well, so ayun, ayun lang naman dito guys. So tandaan nyo guys, every Friday dito sa Gen Japan nagkakaroon sila ng bidding. Lahat yung truck na yan sinasama nila sa bidding. So tapos guys, lagi nyo tatandaan, hindi pekit sa kala nyo bulok ganyan na ibibigay sa inyo, hindi ah. Mas maganda nga guys na makita nyo muna yung original na itsura niya bago nyo mabili, kaysa bibili kayo na hindi nyo alam kung paano
ginawa, hindi nyo naman kilala si dealer kung ano ba yung history, di ba? Yun yun guys. Pero dito guys sa Subic, 100% assurance na yung unit na mabibili nyo ay talagang original Japan surplus. Ayun lang naman guys. So ayun nga, so ito na nga, maraming salamat sa inyo guys at yun, maraming salamat dahil 1,000 subscribers na tayo. Guys, mag-request lang kayo, mag-comment lang kayo kung ano yung mga unit na pwede nyong ipareview. Silipin natin guys, or mga may mga inahanap kayo ibang unit, tignan natin kung meron dito guys sa Subic. And regarding pala sa price nito, I think, kasi ang alam ko sa mga price ng mga dump truck, nagkakalaga ng mga ano yan, mga 1.5 to 1.9. Well, depende yun guys, no? Then sa mga forward, siguro mga 1.2 to 1.5. Ayan lang naman yan guys. So, pero guys, syempre iba pa rin kapag actual yung pinuntahan yung unit. So, kung actual natin pupuntahan, tatanungin si dealer, ibibigay niya sa inyo. So guys, ayun lang naman. Maraming salamat guys. Happy trucking everyone. And thank you and good day. Hindi na maibabalik ang lahat nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pag ako sa isa't isa ay di